ikaw ang simula ng aming buhay dyan sa probinsya. Mamimiss ko ang aking lumang bahay. Pero sa bandang huli, kailangan magpatayo ng panibago para magiging strong sa mga darating pa mga bagyo or what. Salamat sa hard work naming mag-asawa. Unti-unti na naming nakakamit kung anong gusto namin sa buhay para sa aming anak. Dahan-dahan, pero sure na sure, kahit pa unti-unti, nakakapag-umpisa na kami. Unting push na lang, matatapos na rin ang aming munting tahanan. Tiaga, sipag, yan ang puhunan para matupad ang pangarap. At kailangan maging kailangan mapag-usapan kung ano ang dapat para maging anong tawag dito, maging buo at masaya ang kahihinatnan. Pero happy kasi kahit pa unti-unti, natutupad na ang aming pangarap. Mahirap maging OFW, mahirap malayo sa pamilya. Yan ang lahat ay kakayanin para sa future ng maging anak. At saka respeto, number one, love nyo sa isa't isa para maging matatag kahit malayo kayo sa isa't isa. Yan ang dapat panghawakan, lalo na sa aming mga OFW, long distance relationship. Ika nga, maraming nagsasabi na pag long distance relationship, halos lahat, halos karamihan, nawawasak ang pamilya, both parties, nagkasalanan. Pero nasa sa inyo kung paano nyo pag-uusapan, paano kayo maging honest sa inyo mga partner. Kami ng asawa ko, since we start, we just live like a few months. Hindi ako tumagal nakasama ko sila. Pero thanks God, He loves me and I love Him. We respect each other. And kung anong problema na pag-uusapan, kaya lucky for me, we are getting stronger. 17 years in marriage and in long distance relationship. Basta nasa sa inyo yan kung paano nyo i-handle yung inyong pagsasama at saka constant communication, open sa isa't isa para maging masaya, honest. Kumbaga, sinasabi nga na matanda, honesty is the best policy. So, sinishare ko lang sa inyo yung proseso kung paano namin naitayo itong bahay. Pinag-iisipan muna bago kami mag-umpisa, paano mag-budget. Yung mga roughly mga nagastos namin, siguro
nasama na siguro lahat-lahat, nasa almost 200 or 250. I'm not really sure, but I have a record. So hopefully next year matapos na, as in tapos na lahat, para makamove on na sa next project. So I hope may ma-inspire sa video kong ito, kung paano, syempre ang hirap, maraming paghihirap sa aming mag-asawa. For example, like maraming away, maraming natural sa mag-asawa yung mag-away, mag-argue. Pero nasa pag-uusap yan kung paano nilutasin. Mas lalo kong pag-igihan, ayan, naipundar namin yung mag-asawa, yung motorsiklo, tricycle, sa paunti-unti. Kailangan lang talaga trust, at saka number one talaga, respeto. Kasi pag walang respeto, walang pagmamahal, diyan nawawasak ang isang pamilya. Salamat sa inyo, and don't forget to subscribe para more update kayo sa aking videos. Salamat.